Sobra tayo naliligid ng mga hirap ng katawan ng maraming tao. Physical pain affects many, many people. How does that jive with what the Lord wants? Sabi ng Panginoon sa John 10:10, I came that you might have life and have it to the full. How can we have a full life when there is so much physical pain? Pag-aaral natin, pinamagatan natin, overcome pain, very especially the physical one. Dear God, we thank you for your love, for your care. We thank you for sustaining our life. Cleanse us, Lord. Say the word and we'll be free. Bless us with your words. Teach us, guide us, empower, and heal us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. The body could be tormented by pain. Even now, as we are together, what do you feel in your body? Maaring meron sa atin may mga nararamdaman, higit kaysa sa mga nararamdaman ng iba. The Bible, in fact, records many instances of pain. Jeremiah 15:18, one of those many records, I am badly injured and in constant pain. Psalm 38:17, I am about to collapse from constant pain. Mga pagpapahayag ng sobrang pagdurusa dahil sa sakit na nadarama sa katawan. Physical pain is a signal, isang babala, isang pahimakas, that something is wrong, that we have to pay attention or do something about our bodies. Job 36:15, hard times and trouble are God's way of getting our attention. Isang paraan daw ng pagtawag ng Diyos sa ating pansin, ang mga paghihirap, kasama na doon ang mga sakit ng katawan. Physical pain is a signal for us to treat the pain, to cure the symptom, to solve the root cause of the problem, to correct a mistake, to balance an imbalance. Pagka merong masakit, merong mali, ibig sabihin merong imbalance ang ating katawan. Psalm 38:7, fever has my back in flames and I hurt all over. Yung tinatawag na inaapoy ka ng lagnat. You know, fever is good because fever tells you that something is wrong in your body, but that your system is fighting and solving it. Huwag lang yung sobrang umiinit, kaya pinapababa pag sumasobra na, but it's a good sign. Talagang may nararamdaman tayo, lalo't kung ang katawan natin ay lumalaban sa isang invasion ng mga mikrobyo. Other people's physical pain could be a signal of need for help, of need for attention. Kaya mahalaga rin mga kapatid na nakabukas ang tainga natin sa daing ng ating kapwa, nakabukas ang ating mata sa kanilang pamimilipit, sa mga nararamdaman ng kanilang katawan na ipinakikita rin ang kanilang body language. Pay attention to and help people who are in pain. Lalong-lalo kung may mga panahon na wala tayong masamang nararamdaman, mission natin yon para tumulong magpaginhawa sa mga may nararamdaman. At kahit pa nga dumarating yung panahon na meron tayong dinaramdam, mas meron pa rin tayong lakas kesa doon sa iba na mas higit ang pagdurusa, dapat pa rin tayong maging matulungin. Pain alleviation is a great ministry. Yung mga iba, sabi, wala po yata akong gift, hindi ako makapag-preach, hindi ako makapag-teach, hindi ako makapag-ganito at ganon. Pero yung katutulong ka, aalalay sa mga may nararamdaman, tinutulungan mo silang gumaling, o inaaliw mo man lang sila sa panahon ng kanilang mga pagdurusa, napakadakilang ministry. It is a great Jesus ministry to alleviate pain, to bring comfort and cheer to those who are suffering. Physical pain should be heard and treated. Dahil babala, dahil mensahe, kailangan huwag na babalewalain. Seek, administer healing, comfort, relief to yourself and to others. Matthew 9:12, Jesus heard them and answered, healthy people don't need a doctor, but sick people do. What is the indirect message here? That if you're sick, you need medical and wellness ministrations. Hindi dapat binabaliwala. Marami pong nagkakasakit, lumalala, kasi binabaliwala nila. Sasabihin nila, eh, paano walang pera? Pero pag ang lalala na rin naman, magpapa-hospital din, magpapagamot din, at piliting hahanap ng pera, mas malaki na nga lang ang kailangan gastos. So gawan na yan ang paraan habang maaga.
kailangan na ang kasakitan ay hinahanap ng lunas. Kaya ang Panginoon mismo, Jesus, ang may sabi, ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot. Matthew 4:24, and people with every kind of sickness and disease were brought to him. Jesus healed them all. Wala siyang pinalampas. Wala siyang binaliwala. From demonic possession to paralysis to blindness to all kinds of other infirmities, pinagaling ng Panginoon. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos at binigyan ng mga senses para lang masaktan. We were wonderfully made so that we will appreciate and enjoy the beauty, the pleasures that the world has to offer because God created them for us to enjoy in the right way. Hindi naman tayo nilikha para parusahan. Hindi tayo nilikha para paghirapin at saktan. Kaya dapat ang tao laging iniiwas ang sarili sa sakit o pinagagaling agad at ipinagagamot kung may karamdaman. So know and do not avoid knowing your health status. Yung iba ayaw magpadoktor, natatakot malaman ang sakit nila. Hindi bali sana kung lumalala na kayo, hihiga na lang kayo, hintayin nyo na lang kayo mamatay. O di sige, huwag nyo nang alamin. Pero pag humahapdi na, sumusobra na ang kirot, napakasakit na, magpapagamot ka rin lang, eh ba't di mo pa agahan? Yung iba, ay, ayoko magpadoktor, baka kumalaman ng mga sakit ko. O sige, pero pagka nararamdaman mo na, kahit hindi mo alam, okay lang ha, wala ka nalang gagawin. Hintayin mo nalang lumala nang lumala nang lumala at mamatay ka. Pagka ganun ang policy mo, pwede huwag mong ipatingin para huwag mo nang malaman. Pero pag ang lala na, ang sakit na, ang grabe-grabe na, magpapagamot ka rin lang pala, pinalala mo pa. Dapat agahan. Alamin. Huwag matakot sa katotohanan. Wala kang mababago hanggang hindi mo muna ito hinaharap. At hanggang hindi mo harapang nilalabanan. Physical pain should be avoided. Kahit si Pablo, ang payo niya kay Timothy, sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and other illnesses you always have. Lagi ka na lang may sakit. Huwag puro tubig na lang ang inumin mo. Uminom ka ng alak. Alam niyo naman yung mga wine sa Mediterranean, may mga medicinal value yan. Wellness values talaga yung chemical component nito. Kaya sabi, iwasan mo paulit-ulit yan. Tigilan mo muna kainom ng basta tubig lang. Physical pain should not be glamorized or glorified or promoted. Ang relihiyon kasi, sa hinabahaba ng panahon, sobrang ginlorify ang pain. Na maraming mga relihiyoso, hindi pa kontentong tinitiis na lang ang hirap, umiimbento pa ng pasakit sa katawan. Hahampasin pa ang katawan, sasaktan, mayroong nagsusuot ng mahihigpit na mga sinturon sa kanilang mga hita, na may mga matatalim na mga mistulang pako sa loob para tumusok sa kanilang laman, para lagi silang masaktan. Akala nila ay kinalulugod yun ng Diyos? No. Ang ikalulugod ng Diyos ay alagaan mo ang katawan na ipinagkatiwala niya sa iyo, hindi mo pahirapan. At kung gusto ka at niloob ng Panginoon na pahirapan ka, hindi na kailangan ng Panginoon ng tulong, kayang-kaya ka niyang pahirapan. So hindi ka na dapat umimbento ng pahirap sa sarili. Physical pain should sensitize us to other people's pains. Dapat kung nakakaramdam na tayo ng mga sakit, sari-saring mga hirap ng katawan, bumabait tayo sa kapwa. Nagiging lalo tayong maunawain, matulungin, dahil alam na natin kung paano masaktan. Napakahirap naman yung ang dami mo nang dinaanan sa sakit, lalo pang tumigas ang iyong loob, lalo ka bang naging baliwala sa iyo ang mga tao. Ibig sabihin, hindi ka nakinabang sa mga karamdaman mo. Every pain that we suffer from should sensitize us to other people's feelings and to their situation so we could be kinder. Ang bunga dapat ng bawat pagdurusa ay pagiging lalong mabait at mabuti dahil naranasan mo't nalasap ang masaktan. Because other and all other people suffer too. Panapanahon, kanya-kanya lang ng oras. Our suffering teaches, qualifies, and prepares us to help others. And you can take comfort in your suffering if you would think, nagdurusa ako ngayon, nasasaktan ako ngayon, nahihirapan ako, ayoko nito,
Pero salamat, Lord. Ngayon, naintindihan ko na yung nanay ko, naintindihan ko na yung tiya ko, naintindihan ko na yung kapitbahay ko, at maiintindihan ko pa yung mga ibang taong daranas din ng ganitong karamdaman. Na magiging mas matulungin ako kasi nauunawa ko at nasusukat ang hapdi, ang kirot. Our suffering should make us more sensitive, caring, and helpful to our fellow sufferers and to others, even to those who help us. Mga kapatid, hindi ko mo kayo ay may karamdaman, ay ipapatong nyo at ipapataw ang buong bigat ng karamdaman nyo sa nag-aalaga sa inyo. Kailangan tinutulungan nyo rin yung nag-aalaga. Kahit ka naman may karamdaman at nakaratay, iba-iba naman yung level ng pain, ng comfort at discomfort. Sa mga panahon na kayang-kaya mong tumayo, kaya mong bumangon, kaya mong alagaan ang sarili mo, gawin mo yun ng mapahinga naman yung nag-aalaga sa'yo. Hindi ko mo masama ang nararamdaman mo ay pagbibigyan mo na lahat ang init ng ulo mo at bugnot dahil tatandaan mo, nahihirapan din yung nag-aalaga sa'yo. Ang hindi mo alam kung minsan ay may dinaramdam din yun, kaya lang ina-accommodate ka at inaalagaan ka. So, kahit ikaw ang pasyente, may ministry ka pa rin sa nurse, may ministry ka pa rin sa caregiver, may ministry ka pa rin sa doktor, dahil sila'y tao rin at hindi ka nakakatiyak na 100% healthy sila habang inaalagaan ka nila. So, huwag tigasan ng ulo. Kung pinapakain ka, pasyente, dalian mo naman at nang matapos na yung nagpapakain sa'yo at makapaglaba pa siya. Hindi yung kada subo eh, kay tagal-tagal. Lululunin mo rin naman, agahan mo na. Hindi yung ang sakit ng ulo ko, ang sakit, ayan, ang sakit-sakit na ng ulo ko. May mga pasyente, ang sarap sampalin. Wala nang ginawa kundi dumaing. Parang gusto mo sabihin, alam ko nang masakit talaga ang likod mo dahil 3 taon na yan. Wala nang bago. Pwede ba? Huwag kang laging dumaing dahil ako rin naririndi na. Tatandaan ninyo, alagaan nyo rin yung nag-aalaga sa inyo. Kung papainumin kayo ng gutom, ang bait-bait. At huwag ka na lang kita papainumin hanggang mamatay ka. Iinumin din naman, lulunin nyo. Nililinis ang sugat mo, ang sakit, natural. Kesa naman magnana yan. At tira ng mga bulate, hayaan mo masaktan ka na, bakbakin yung mga langib. Huwag reklamo ng reklamo dahil mahirap mag-alaga ng may sakit. Hindi lahat, ang sakit ng paa ko, ang sakit ng tod ko. Alam nyo yung daing ng daing, namamanhid na mga tenga ng inyong dinadaing at misan din na kayo halos pansinin. Kung gusto nyong may talab ang inyong daing, bihira lang dapat. Hindi lagi. Kasi hindi napapansinin yan. You have to also take care of those who take care of you. Simply because you are sick does not entitle you to make everybody else miserable. Habang inuunawa ka naman, inaalagaan talaga, pero tao rin sila. Na kumisan, masakit din ang ulo, puyat, may dinaramdam. May mga pangangailangan din. 2 Corinthians 1:4, God comforts us when we are in trouble so that we can share that same comfort with others in trouble. Pinapalakas tayo ng Panginoon para makapagpalakas din sa iba. Inaalagaan tayo para makapag-alaga din tayo. Kung tayo gumaling na, tayo naman ang mag-alaga sa iba. At kahit hindi pa tayo gumagaling, dahil alam mong mahirap magkaroon ng sakit, nagiging mas matulungin at mas mapagbigay ka sa kapwa. Dapat tayo rin tumutulong, hindi laging tayo lang ang tinutulungan. Kaya napakabuting caregiver yung nakaranas din ng pain. Kasi mas maunawain. In other words, we are expected to be more understanding as we suffer. Physical pain could be your teacher in character development. Meron ding mga ganansya ang pagdurusa ng ating katawan. Pain could teach endurance. And endurance is one of the most beautiful virtues. Jeremiah 10:19, "Woe to me because of my injury. My wound is incurable. Yet I said to myself, 'This is my sickness and I must endure it.'" Magandang attitude. Sabi niya, sobra, para akong sinumpa sa aking mga nararamdaman. Hindi na gumaling-galing itong aking sugat, pero sinabi ko sa sarili ko, ito ang sakit ko, pagtitiisan ko. Kanya-kanya tayo ng assignment sa buhay.
Yan ang gift mo, therefore yan ang ministry mo. Yan ang lakas mo, therefore diyan ka gagamitin ng Panginoon. Yan ang buntot mo, therefore yan ang hila mo. At kung yan ang sakit mo, therefore yan ang pagtiisan mo. Huwag mong tanggihan ng tanggihan. Huwag mong itatwa ng itatwa. Don't be in denial. Accept it, endure it. Seek wellness. And while wellness is not yet fully enjoyed, endure it. Tiisin mo. Sabi mo, hindi ko po kaya. Kung hindi mo kaya, dapat patay ka na. Kasi pag hindi na kaya, namamatay eh. Buhay ka pa. Kaya mo, therefore, kayanin mo. Tibayan ang loob. Lakasan ang isip. Labanan ang karamdaman. Huwag dumaing ng dumaing kasi tuwing dadaing kayo, pinapapanalo nyo ang inyong karamdaman. Huwag laging pahirapan ang tumutulong. At kahit pa nga may karamdaman, umimbento kayo ng saya. Nakakainip yatang maratay. Kaya dapat umimbento kayo ng mga gagawa. Kung talagang lagi din namang masakit ang ulo nyo, kahit anong gawin nyo, masakit pa rin, baka pwede na kayo maglaba. Total masakit din naman eh. No? Humiga kayo'y masakit, maglaba kayo'y masakit, ba't di kayo magsibak ng kahoy, mag-floor walk sa sahig? No, teka, masakit ang ulo ko eh, bakit pag nakahiga ka ba, nawawala? Hindi, hindi, gumawa ka na lang, masakit din lang pala. In other words, kailangan umimbento ka na magagawa mo na useful. Lalo't hindi kayo mayaman, wala kayong mga katulong sa bahay, siyempre, hirap na hirap ang mga kasama mo. Kahit ba may karamdaman ka, di tumulong ka. Lalo't kung hindi ka naman nagkakaroon ng benepisyo sa pagpapahinga, nakakainip lang lalo. Dapat gumawa ka ng paraan, hindi aaliwin ka pa ng iba. Kailangan turuan mo ang sarili mong maaliw dahil kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, paano mo nang i-inspire ang iba na tulungan ka? Sabi mo, this is my sickness, I must endure it. Kung talagang permanently nabingi na yung tenga ko, hindi na magagaling, edi tatanggapin ko na at mabubuhay na ako, mag-a-adjust na ako dito, titigil ako ng karereklamo. Lumabo ang mata ko, hindi na mabawi, hindi na talaga malinaw, di gagawa ako ng ibang paraan na sumaya sa ibang paraan at pasayahin ang kapwa ko sa ibang paraan. Na paralyze ako, talagang hindi ako magagamot-gamot hanggang ngayon, i-invento ako na ibang magagawa ko sa buhay. You've got to pick up yourself from your suffering. Huwag yung lagi mo pinapanood, inaabangan kung kailan uli sasakit ang ulo mo. Kasi darating talaga yon pang inaabangan. Physical pain could also be a calling. Maaaring isang mission yan sa buhay na na-assign sa'yo. 1 Peter 2:21, after all, God chose you to suffer as you follow in the footsteps of Christ, who set an example by suffering for you. Pero gusto kong bigyan ng babala ang lahat, konti lang ang tao na tinatawag ng Diyos to suffer. And usually this suffering has a purpose and it is a time limit. At pag natutunan na yung dapat matutunan, nalaman na yung dapat malaman, the suffering stops and the person who suffered becomes an agent and a channel of blessing. Pero konti yung ina-assign doon. Unless very clear na assign kayo doon, don't assume the role. Don't take it upon yourself. God wants you well and God wants you to enjoy life. That is the general truth about the general population of the world. Now, pain could also be a way to honor God. Pwedeng mapapurihan ang Panginoon habang ang tao'y nagdurusa. Job 6:10, then I would be comforted knowing that in all of my pain, I have never disobeyed God. So niyo, alam niyo kung meron akong ikinasisiya, isang napakalaking pampalubag ng loob at pampaginhawa, iyong alam ko na sa kabila ng pinagdusahan ko, hindi ako sumuway sa Diyos. Hindi ako lumabag sa kanyang kalooban. In other words, hindi ako nagalit sa Diyos, hindi ko siya sinisi, hindi ko sinisi ang aking kapwa, hindi ako nagalit sa buhay, hindi ako nagkaroon ng negative attitude, hindi ko inisip magpakamatay, hindi ako lumabag sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, at yun, ikinararangal ko, bagamat naghirap ako sa pagdurusa, pero hindi ko tinalikuran ang pagiging masunurin sa Diyos sa kabila ng hirap ng aking katawan. That is holy to do, that is godly, and it is also wise. Why wise? Nagihirap ka na nga, may sakit ka na nga, hindi ka na nga gumagaling, magagalit ka pa sa Diyos. Hindi lalo ka nalugi. Makikipagkasira ka pa sa Diyos.
makikipag-away ka pa sa kapwa, eh di wala pa nag-alaga sa'yo. Kaya talagang habang nagdurusa ka, dapat lalo kang mas maging makadiyos, para kakampi mo na ang Diyos, kakampi mo pa mga tao, lalong dadali ang iyong paggaling. At lalo naman, na nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos ang pagdurusa, kung ang pagdurusa ay dahil sa pagiging mabuti. Nagdurusa ka, nasaktan ka dahil tama ka, tama ang iyong ginawa, mabuti ang iyong desisyon, dapat may ikagalak. At kung nagdurusa ka man, pansamantala lang yan, dahil hindi ka pababayaan ng Diyos na magdusa ng matagal dahil sa pagiging mabuti. 1 Peter 2:20, "You don't gain anything by being punished for some wrong you have done, but God will bless you if you have to suffer for doing something good." Kung nagdurusa ka para sa isang ginawa mong mabuti, may katimbala ka sa Diyos. Pansamantala lang, sumandali lang ang pagdurusa. Romans 5:3, "We also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance." Sabi, kung ano't ano man, mahirap man, ang pinakakonti mo lang mapapala, tumibay ang iyong loob. Tumatag ka, naging kang malakas, therefore, naging blessing ay yung pagdurusa. Pero nagdusa ka na nga, naging mahina ka pa, naging magagalitin ka pa, sumama pa yung ugali, nakagalit mo pa mga tao, doble ang lugi mo. So mga kapatid, kung magkakaroon tayo ng karamdaman, at least be wise, do not make enemies out of the people who care for you. Do not alienate people who help you. And very especially, do not injure your relationship with God. Dahil yun na nga ang hope mo para ka makarecover. Pain, when handled in a godly way, could glorify God, could shape character, could even inspire and strengthen others, and for all its many mysterious meanings, could help you gather treasures in heaven. Hindi lahat ng pagdurusa ay puro disadvantage lang. It is also a chance at heroism at greatness. Romans 8:17, "We will also share in the glory of Christ because we have suffered with Him." Hindi suffering na physical, suffering for the sake of doing good, which sometimes inflicts physical harm and physical illnesses. Physical pain is not forever. It is not permanent. Yan ang inyong laging tandaan kung kayo nagdurusa. This too will pass. Either gagaling ako o mamamatay ako, whichever comes first, matatapos ang paghihirap ko. Hindi pwedeng permanent yan. I-review po natin ating mga buhay, mga kapatid. At least one of the following truths will probably apply to you. One, you were not born with pain. Hindi naman mula kabataan ay pagdurusa na ang buhay mo na walang katapusan. Maaaring may pagdurusa, pero may resist din, may pahinga. You were not constantly in pain in the past. And chances are, you are not constantly in pain at present. Kahit nga mga sakit, dumadalaw, umaalis, dumadapo, lumilipad palayo. May rest periods din. And this is one thing very sure, you will very probably not be in non-stop pain in the future. Wala naman kasing permanent. Even pain, suffering, and poverty are not permanent. Walang permanent. Gumugulong ang buhay. Araw-araw sa pag-ikot ng planeta, sa pag-inog ng mga bituin, sa pagdaan ng hangin, naiiba ang takbo ng buhay. Minsan hindi mo inaasahan, biglang-biglang na iba. Napabuti. Kung minsan naman, napunta ka sa hirap. Nothing is permanent. And that is a great comfort. Kasi ibig sabihin, kahit rich ka na ngayon, it's not permanent. You could be richer. Pwede pa rin yun maiba. Or you could be poor. Kaya dapat nga, araw-araw, nire-renew mo ang commitment mo sa Panginoon. Tinatanggap mo kung ano man ang ipinibigay niya sa'yo. At binabawasan mo yung potential na magkaroon ng mga problema na galing na rin sa iyong sariling mga pagkakamali. Pero walang permanent. Romans 8:18, "I am sure that what we are suffering now cannot compare with the glory that will be shown to us." Nagdurusa ka man dahil sa paglilingkod sa Panginoon, o nagdurusa ka man dahil lang, nagdurusa ka lang, kahit hindi ka hero, kung ikay nasa Panginoon, ang darating na luwalhati, ang darating na ginhawa,
ay napakalaki, napakaganda compared to your temporary sufferings. Pain stops when we leave our physical bodies. Kaya hindi ito pa konsuelo lamang sa mga kuminsan ay namamatay at nauulila, pero talagang napapabuti yung mga malulubha ang sakit, nagdurusa tapos kinuha ng Panginoon, sabi mo, ay mas maganda ng kalagayan niya. Hindi yun pampalubag loob lamang. Yun ay totoo. Kasi natatapos ang pagdurusa ng tao. Heaven will be pain-free. Matatapos lahat ang pagdurusa ng katawan, maging ng isip, maging ng puso. Isaiah 53:4, surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Kinuha ng Panginoon, binalikat ang ating mga paghihirap. Revelation 21:4, He will wipe all tears from their eyes and there will be no more death, suffering, crying, or pain. These things are of the past, are gone forever. Pagkapiling ka na ng Panginoon, ay papahirin niya ang iyong luha at di ka naluluha muli. Wala nang kamatayan, pagdurusa, pagluha, mga sakit. Kaya habang may assignment ka ngayon, lalo't kung ang pain mo ay galing na rin sa iyong sarili yung pagkakamali, tanggapin mo ng maluwag sa loob. Ipaghamot mo kung may pampagamot ka. Pagalingin kung gagaling. Maximize your comfort. Minimize your discomfort. Get on with life. Invent new ways to have fun, to be productive, and to be fruitful though you are in pain. And then meet your Creator when you die. Because that will not be permanent. Pero dahil minsan lang tayong mabuhay sa mundo, kahit pa nga magwawakas ang hirap at haharap tayo sa Diyos at magkakaroon ng paraiso, kailangang umimbento ka pa rin ng paraiso mo sa buhay na ito kasi minsan lang ito. Huwag mong italaga ang sarili mo sa pagdurusa, hindi ba lang magdusa ako, total, pag namatay naman ako, pupunta ako sa Diyos. Buhay ka pa rito, kailangan magkaroon ka rin ng kasiyahan, ng ginhawa, ng kaligayahan, at kailangan din tulungan mo iyong kapwa na magkaroon nun. Nandito ka pa sa earth, di ka pa kinukuha, make the most out of it. But, accept what you must accept. Kahit naman anong bigat ng ating dala, kahit anong hirap ng ating sakit, pag tinanggap na natin ang buong puso, kasama siyempre yung pagsisikap nating ayusin yun, pagalingin yun, hindi yun nawawala. Hindi ko mo tinanggap mo, wala ka nang gagawin, pero tinanggap mo, because life is imperfect, because men are sinful, this is an imperfect world, sin is making all of us suffer, whether your sin or the sins of those close to you or sins of people you don't even know, because the whole of humanity is inflicted because of sin of the whole of humanity as well. Pag tinanggap mo yon and you maximize your life, minimize your pain, do the most good, this is still a very meaningful and beautiful life. Learn from your own suffering. Habang nagdurusa tayo, ituring nyo na kayo nasa isang classroom na may pinag-aaralang mahalagang mga isipin, mga pagpapahalaga. Consider your pain as a learning experience for you to get reacquainted with basic values, with what's important in life. Because pain gives you perspective. Pain separates you from those who don't have pain, and that separation isolates you to the point that you have a good perspective to understand life, to understand people. So that when you emerge from your pain, you are a better person. And even if you never emerge from that pain, you still could be a better person. Marami tayong handicaps. Kaya ngayong disability, tinatawag na ngayon na other ability. Kasi pwede mo i-turn yan into other ability. You can turn every disadvantage to an advantage. Huwag mo lang tanggapin na ganito na lang ako, nahihirapan na lang ako, wala na mangyayari. No. Always move to improve your surroundings. And use your suffering and experience to be a better person, not a bitter one. Kailangan nating makita na pwede tayong umasenso, umunlad, dahil tayo ay nagdusa. Use your suffering and experience to benefit yourself and others. Isaiah 38:17, it was for my own good that I had such hard times. Ang gandang realization. Sabi niya, nakabuti sa akin na dumaan ako sa pagdurusa.
sa katunayan, talagang nagdusa ako para ako mapabuti. Ngayon, nagdusa ka na, hindi ka pa napabuti, napasama ka pa, di dobleng lugi mo. You must turn it into something good. Use your suffering and your experience to be more sensitive to others, to be more helpful and understanding. And as you ponder your illness, or as you ponder the illnesses of those who are close to you, you could be more philosophical. Mas mauunawa mo ang puno't dulo ng buhay, ang koneksyon ng saya at lungkot, ng kasalatan at kasaganaan. Pag nararanasan mo ang iba't ibang mga hirap sa buhay, bumubukas ang mga pintuan ng iyong isip para tumanggap ng liwanag mula sa Diyos. At nakikita mo ang koneksyon ng dilim at ng liwanag. Nakikita mo ang koneksyon ng taas at ng baba, ng likod at ng harap. You become a more complete person. And when you turn your suffering into a philosophical journey, and your mind improves, and you understand love better, you will be more serene, peaceful. Mas payapa ka, mas mahirap kang ugain, mas mahirap kang ligaligin, dahil sasabihin mong, I've had it all, I've experienced it all, and I survived because of God. There is nothing that can happen to me today that the Lord and me together cannot handle together. Ang mahalaga sa oras ng pagdurusa, lalong humigpit sa paghawak sa Diyos. Lalong ayusin ang ating espiritu para ang pagpapala ng Diyos ay biglang akitin ng inyong buhay at kagandahang loob at maibsan ang inyong mga hirap, mawakasan ang mga pagdurusa. Use your suffering and experience to be closer to God. Mas madali namang makaalala sa Diyos ang nagdurusa kaysa sa nagsasaya. Kaya may advantage din ang pagdurusa. Lalo't kung sa pagsasaya mo ay nakakalimot ka sa Diyos, pasalamat ka at may pagdurusa ka, ngayon may panahon ka mag-isip-isip at manumbalik sa Diyos. Psalm 119:50, when I am hurting, I find comfort in your promise that leads to life. Ang pinakamagandang baon sa gabi, sa dilim ng pagdurusa, ay yung alam mo ang mga pangako ng Diyos. Alamin ang salita ng Diyos, itanim sa puso ang kanyang mga pangako para kung anuman sa mga pangako niya ang kailangan mo para magkaroon ka ng pag-asa at maahon sa paghihirap, yun ang iyong pag-iisipan, pananalanginan, at hihilinging matupad sa iyong buhay. Armado ang isang tao na humarap sa pagdurusa kung nakatanim sa puso niya ang salita ng Diyos, lalo ang mga magagandang pangako ng ating Ama. Alleviate, minimize pain, maximize comfort, be as cheerful as possible. Pag may sakit kayo, mga kapatid, at hindi naman ipinagbabawal maligo, maligo kayo. Mahirap naman yung may sakit ka na, mabantot ka pa. Lalo kang iiwasan ng mga tao. Kaya nyo naman magsuklay dahil wala naman sugat yung mga anit nyo. Utang na loob, magsuklay kayo. May sakit na nga kayo, mukha pa kayong sabukot. Napakamiserabling tingnan ng may sakit na makintab ang mukha. Magpulbus man lang kayo, kahit gaw-gaw. Maghugas kayo ng paa, maggupit ng kuko dahil nakakadiri ang may sakit na parang ibo na uwak ang mga kuko. Linisin ang inyong tainga, magsipilyo, hindi yung pagdaing nyo, patay ang lamok na dumaraan. Daig pa ng insecticide ang bagsik ng hininga ng may sakit na ito. Palitan nyo ang inyong mga bedsheet, hindi nang gigitata kayo na hindi natatabla ng apoy ang inyong mga kumot sa dumi. Buksan ang bintana, maglagay ng mga kurtinang may kulay, maglagay ng mga magagandang tanawin ng mga painting o kung ano man meron kayo sa buhay, pasayahin nyo ang inyong sarili. There is nothing more horrible than a sick person who looks sad. Kung kaya nyo ngumiti, ngumiti kayo. Mas nakakapagod namang manimangot. Mas mahirap na yung mukha mo, ipalungkotin mo, pasayahin mo. At least sumasaya yung nag-aalaga sa'yo. Proverbs 18:14, being cheerful helps when we are sick. Meron ako isang dinalaw minsan na pasyente, malubhaan sakit.
Ang lungkot-lungkot ng kwarto, kulang na lang mukhang morgue. Ang mga plato niya gray, ang mga kortina nila kadidilim, ang dilim-dilim ng kwarto at maalikabok. Sabi ko, gusto niyong gumaling ang pasyente niyo, palitan niyo mga kortina niyo, lagyan niyo masaya. Buksan niyo yung bintana, maglinis kayo ng bahay. Magpatugtog kayo ng masayang musika. Pasayahin yung buhay niyo. Ang maamoy naman dito, pagpasok, hindi amoy sugat. Hindi amoy malansang dugong natutuyo dahil nakadikit sa balat. Ang maamoy naman, cake, mag-bake kayo. Magluto kayo yung amoy ginisa. Sayahan nyo. Nakakapagpagaling yon. Alam nyo yung aromatherapy, di ba? Pag magbabayad ka sa masahe, mas mahal yung aromatherapy kasi may aamoyin ka pang kung ano-anong... Dahil pag naamoy mo, diretso agad sa utak mo. Can you imagine? Isang amoy mo nasa utak mo agad, kaya nakakasakit ng ulo yung mabaho at nakakapagpagaling ang mabango. Biblia na ang may sabi, pasayahin mo nga ang sarili mo kahit may sakit ka. O kaya, paligtarin natin, dahil nga may sakit ka na, utang na loob, pasiglahin mo at pasayahin mo ang iyong buhay. Nang sa ganon, mabawasan ang sakit, madagdagan ang inspirasyon. Pag meron tayong pain, sabihin nyo, this too will pass. Lilipas din ito. Celebrate not only victories, not only calendar occasions, but celebrate whenever you are not in pain. Mga kapatid, kung lalagyan nyo ng numerical value ang pain, ng 1 to 10, 10 being the most painful, anytime you wake up, any time of the day, na ang pain nyo is less than 6 or 5, you must celebrate. Hindi naman si zero yan eh. Laging meron kang pain somewhere. Lalo kung parang zero, celebrate. Hindi na yung parang wala kang utang na loob sa Diyos. Biruin mo, nagising ka na walang headache. Thank you, Lord. Nagising ka na hindi masakit ang paa mo, hindi masakit ang likod mo. Nagising ka na hindi ka nahihilo. Nagising ka na hindi ka nag-choke. Hindi na mamaga ang lalamunan mo. Lahat yan dapat ipagpasalamat. Hindi naman sabay-sabay dumarating yan eh. Madrama lang tayo. Sobrang natin ina-emphasize. Pag merong isa, akala mo, mamamatay ka na. Don't emphasize it. Celebrate your non-sickness rather than always mourn your sickness. Pagka-positive ang pag-iisip mo, nagpapasalamat ka sa Panginoon, nagpupuri, aakitin mo ang lahat ng pagpapala mula sa Diyos. Pero kung lagi kang naninimangot, nakaluksa, malungkot ang paligid, aakitin mo lahat ang malungkot. Meron tayong participation kung bakit tayo masaya o malungkot. You have to identify that. And your illness does not have to make you sad all the time. You cannot always be happy, but even if you're not happy, you can still be cheerful. So pasayahin ang buhay. Minister to those who minister to you. Ama namin, ituro mo sa amin. Kung meron po kaming nagiging paglimot sa iyong kabutihan, na wala na lang kaming tinutukan ng atensyon, kundi yung masakit, yung mahirap, nalilimutan namin magpasalamat. Sometimes we forget to put all of our pain in perspective and we sound so ungrateful because all that we talk about is our pain and our sorrow and we fail to thank you and we fail to celebrate non-sickness. Teach us, O God, na sa kabila ng paghihirap ay pwede pa rin kami magsaya, lalong-lalo naman kung hindi kami naghihirap. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging sensitive sa aming kapwa. At lalo mo kaming turuan ng lakas ng loob na harapin ang mga sarili naming karamdaman. Pagbulay-bulayan natin sa ilang sandali ang mga paalalang ito. At nawa, sa mga nagdurus at nahihirapan, lalong lumakas ang inyong loob, may you attract God's blessing and healing. At sa mga hindi naman nagdurusa, lalo tayong maging mapagpasalamat at matulungin sa mga nahihirapan. Lord, in silence, deal with us, correct us, encourage us, teach us some more.